Magandang araw po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Welcome back again to my YouTube channel, Ang Guro Batas at Ang Bayan. Maraming salamat po sa patuloy ninyo na panunood at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Pag-usapan naman natin ang napakalagang topic na tinatawag na Battered Woman Syndrome. Mayroon kasing isang kaso na nakarating sa Supreme Court. At ang isang babae ay napatay niya ang kanyang mister. At sinabi niya na napatay niya ang kanyang mister dahil siya ay dumaraan sa tinatawag na Battered Woman Syndrome, na kung saan paulit-ulit siya na sinasaktan at physical na inaabuso ng kanyang asawang lalaki. So, wala na siyang nagawa at that time, kundi patayin yung kanyang asawa. Siya sa Supreme Court na mapawalang sala siya dahil sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit sinabi ng Supreme Court at that time na wala po tayong batas. Kung saan pinapawalang sala ang isang babae na nakapatay sa kanyang mister because suffering from Battered Woman Syndrome. Pero simula po ng 2004, nagkaroon po tayo ng batas na tinatawag na Republic Act 9262 o ang tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kung saan kinikilala na ng ating batas na ang isang babae na dumaraan sa tinatawag na Battered Woman Syndrome ay maaari ng mapawalang sala kung sakasakali na napatay niya ang kanyang mister dahil sa ganoong sitwasyon. Now, what are the characteristics of a battered woman? A battered woman is a one who is repeatedly subjected to any forceful physical or psychological behavior by a man in order to coerce her to do something he wants her to do without concern of her rights. Women include wives or women in any form of intimacy relationship with men. To be classified as such, the couple must go through battering cycle at least twice. Mahalaga po yan mga kaguro, para magamit mo po ang depensa na battered woman syndrome, you have to go through battering cycle at least twice. Bakit nga ba pinapawalang sala ng ating batas ang mga kababaihan na nakagawa ng kasalanan kung sila ay dumaraan sa tinatawag na battered woman syndrome? Well, this is because the overwhelming brutality or trauma could result in a post-traumatic stress disorder in which in a form of anxiety neurosis or neurological anxietism. Ibig sabihin po, ang isang tao, isang babae na mayroong tinatawag na battered woman syndrome ay nagkakaroon ng trauma because of her experiences. Kaya pinapawalang sala po ng ating batas ang mga kababaihan na dumaraan sa Battered Woman Syndrome. So, siyempre pa, bago ka mapawalang sala sa iyong kasalanan, dapat muna patunayan mo na dumaan ka sa tatlong cycle of violence at least twice. Ano po yung tatlong cycle of violence na ito? Ito po ang tinatawag tension building phase. During the tension building phase, a minor battering incident occurs. It could be a verbal or slight physical abuse or another form of hostile behavior. The woman usually tries to pacify the batterer through a show of kind, nurturing behavior, or simply through staying out of his way. What actually happened is that he allowed herself to be abused in ways that to her are comparatively minor. And on the second phase, this is the acute battering incident. The acute battering incident is said to be characterized by brutality, destructiveness, and sometimes death. The battered woman deems this incident as unpredictable yet also inevitable. During this phase, she has no control. Only the batterer may put an end to this unpredictable situation as the time of its explosion. The battered woman usually realizes that she cannot reason. The third phase, the final phase of a cycle of violence, begins when the acute battering incident ends. During this tranquil period, the couple experience profound relief. On one hand, the batterer may show a tender and nurturing behavior towards his partner. So yan po yung tatlong cycle of violence na tinatawag natin. So yan po ang tinatawag na cycle of violence na pinagdadaanan ng Battered Woman Syndrome. Tension building phase, na kung saan dito nagsisimula yung exchange ng masasakit na salita. At there could be a minor battering incident. And the second one is the acute battering incident, na kung saan dito na nagsisimula yung sakitan, yung suntukan, na ang may control lang ay si lalaki.
At ang last stage ay ang tinatawag na tranquil or placatory stage, na kung saan nagkakapatawaran at nagkakasundo uli si mag-asawa. Bibigyan na naman ng pagkakataon ni babae si lalaki dahil sa kanyang pakiusap na siya ay patawarin at sila naman po ay magkakasundo. In the next days to come, mauulit na naman ang sitwasyon. Kaya sa paulit-ulit na nararanasan ng mga babae, nagkakaroon siya ngayon ng tinatawag na battered woman syndrome. Crucial to the battered woman syndrome defense is the state of the mind at the time of the offense. She must actually fear of imminent harm from her batterer and honestly believe that there's a need to kill her in order to save his life. So, tinitingnan po ng ating batas yung state of the mind ng nakagawa ng kasalanan. So, in summary, kailangan tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. First, its phase of cycle of violence must be proved to have characterized at least 2 battering episode. So, kailangan po natin patunayan na ang babae po na nakagawa ng kasalanan ay dumaan ng 2 beses na physical na pang-aabuso. Second, the final acute battering incident preceding the killing of the batterer must have produced the battered person's mind actual fear of imminent harm from batterer and honest belief that she needed to use force in order to save her life. Kailangan po that the killing precedes the battering incident, and there is an actual fear or harm in the state of the mind ng isang babae na nakagawa ng kasalanan. Wala na siyang ibang pamamaraan kundi to kill the person in order to save her life. 3. At the time of the killing, the batterer must have posed a probable grave harm to the accused. So yun po mga kaibigan, kaguro at kaempleyado, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Mabuhay po kayo. God bless us all.